Please subscribe to Erwin Tulfo official YouTube channel and don't forget to ring that bell button. Pinag-ninilay-nilayan ho ngayon ng pamahalaan kung tayo po ang Metro Manila, particular na ang NCR, ay mananatili sa GCQ o tayo ay babalik sa MECQ. Oh, no. Modified Enhanced Community Quarantine. Nasa linya na po ng aming telepono si Secretary Harry Roque, ang tagapagsalita ng Palasyo, and at the same time, ang tagapagsalita po ng Interagency Task Force. Magandang umaga, Secretary Harry Roque, sir. Magandang umaga, paring Erwin, at magandang umaga, buong Pilipinas. Opo. Sir, ito pong kahapon, naglalabas kayo ng clarification na wala pang desisyon kung tayo ang Metro Manila ay ibabalik na sa MECQ upon recommendation of UP ika nga experts. Ano ho ba talaga, sir? GCQ, MECQ tayo after July 30th? Maaga pa po talaga, paring Erwin, no? Kasi ang desisyon naman yan, ginagawa isang linggo bago dumating ang katapusan ng buwan o bago dumating ang 15, no? At anything can happen, pero patuloy naman pong binabantayan yung case doubling rate. Ang case doubling rate po dapat minimum 7 para GCQ. Pag bumaba po yan sa 7, po pwedeng makonsidera na ang MECQ. Tapos yung ating critical care capacity. Yung mga nakalipas na araw, naging dangerous po yung ating critical care capacity, no? Umabot po ng 70%. Pero kahapon, yung huling datos na na-report natin sa ating press briefing, bumalik na naman tayo sa 50%. So tayo po yung nasa moderate risk, no? So kung stable po ang ating case doubling rate na minimum 7 days at nasa moderate risk tayo, yan po ay mananatili sa GCQ. Pero ang punto nga po, parang hindi na tayo makaalis-alis ng GCQ, hindi po pwedeng business as usual. No? Kung hindi na naman tayo makaalis ng GCQ, dapat meron na tayong gawing kakaiba para naman mapababa talaga natin yung numero. Kasi ang numero palaging tumataas pa rin. No? So ang minumungkahi ngayon, yung pag-localize sa lockdown ng mga lokal na opisyalis, sasamahan po natin na pinapainting na testing. Kung po pwede, lahat ng tao doon sa mga critical na mga barangay, testing na natin. No? Nang makuha na natin lahat ng positibo. No? At pangalawa, importante ipatupad natin talaga itong offline kalinga. Kasi tingin ko isang malaking pagkakamali ito na hindi natin lininaw sa ating mga taong bahay, taong bayan, na kapag ikaw ay mild or asymptomatic, pwede ka lang manatili sa tahanan mo kung may sarili kang kwarto at may sarili kang banyo. No? Pero ngayon, malinaw na po yan. So tingin ko this will be a game changer. No? Kasi hindi na makakahawa sa mga kapamilya, hindi na makakahawa sa mga kapitbahay kung pupunta na sa isolation center. At hinihimo ko naman po ang mga asymptomatic at saka mga mild cases. Napakaganda naman po ng ating Vigilas One Center, Mala Hotel. So, libreng 2 weeks vacation po yan sa Mala Hotel. Air condition, libre pagkain, at meron pa pong wifi. Alright. Secretary, may mga lumabas sa pahayagan. And I think doon sa press briefing ng Palasyo the other day, may instruction ho yata ang Pangulo na hulihin ang sinuman na hindi naka-face mask o nag-oobserba ng social distancing at kasuhan ng mga otoridad. Effective na po ba yan? Effective immediately ho ba yan, Secretary? Doon po sa mga lokal na pamahalaan na merong ordinansa na nagpapataw ng parusa, doon sa mga hindi magmamask at mag-social distancing, syempre mo papatupad na yan. Opo. Pero may mga lugar pa rin na wala, kaya nga po ang panawagan natin magkaroon ng common. Opo. Common ordinance pagdating dito sa mga tinatawag nating non-pharmacological steps, no? Yung wearing of mask, social distancing, and washing of hands. Kasi pag nagkaroon ng common ordinance yan, malalaman na natin kung ano talagang parusa. No? Alam mo, kahit anuman, kahit walang ordinansa, kung pwedeng ipatupad ng pulis ang yung pagre-remind, no, pag-aakos ng mga taong walang mask. Pero hindi sila po pwede magpataw ng parusa kasi kinakailangan ng ordinansa o batas para sa parusa. So sa ngayon po, pwede pa rin ipatupad ng ating mga kapulisan yung IATA guidelines sa pagsusuot ng mask maski walang ordinansa. Pero pagdating po ng common ordinansa, sana po may common parusa na rin. Nang sa ganun, magsilbing halimbawa. Ganun pa man, paring Erwin, no, ang mabuting balita, sa isang pag-aaral ng University of London, pangalawa po ang Pilipinas sa
mga bansa na talagang nagsusuot po ng mask kapag lumalabas ng bahay. Ay, salamat. 91% po, 9 out of 10 Filipinos nagsusuot po ng mask pag lumalabas ng bahay. Mm-hmm. Pangalawa lang po tayo sa Singapore, at ang Singapore po ay 94% ng kanilang mga mamamayan ay nagmamask. So congratulations Philippines, at lumabas din po yan na mahigit kumulang 80% po ang naghuhugas ng kamay regularly dito sa ating bayan. No? Uh-huh. So makikita po natin na hindi naman talaga pasawa yung mga Pilipino. Siguro naging problema lang natin talaga yung mga asymptomatic at mild na nanatili sa kanilang mga bahay. Pero ngayon po, sinasabi natin, tumuloy na po kayo sa pinakamalapit na isolation center with yung Ligtas Center na pinapatakbo ng mga lokal na pamahalaan, mm-hmm, o yung Vigilas One Center na pinatatakbo po ng gobyernong nasyonal. Alright. Sir, second to the last question. Malaki po ba ang pagkakaiba na ng pagbumalik tayo sa MECQ? Will this mean pag lang tayo bumalik, magdesisyon na ang IATF na ibalik ang Metro Manila sa MECQ, does this mean na yung mga buses na bumibiyahe ngayon, tigil na rin muna ulit, at mga jeepney na plying their routes at saka mga tricycle, ititigil po muna ito pag nag-MECQ ang Metro Manila, Sec? Wala pong public transportation kapag nag-MECQ. So balikulong tayo sa mga tahanan natin. At talagang ito po ay talagang dagok sa ekonomiya. Mm-hmm. Tingin ko dumating na sa punto na hindi na natin talaga kakayanin na magsarado muli na ekonomiya. Mm-hmm. Kaya nga pong panawagan natin, taong bayan, ingat po sa kalusugan nang tayo po ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Secretary Harry Roque. Sir, please stay safe, ha? Ay, maraming salamat din po and stay safe. Thank you po. Good morning. Thank you!